Yes, that's correct. Now, alam niyo naman ako kung gaano po ka-sacred. I already explained what makes the election sacred. Diba? Pinaliwanag ko na po yan. Oh. Ngayon lang ho, bibihira lang, kada tatlong taon lang natin ito magagawa. Na kung saan ho'y papayagan tayo ng Panginoong Diyos na maging basihan ng magiging boses niya. Papaano yun? Ulitin ko na naman. Ay, yung Vox Populi, Vox Dei. Okay. Kada tatlong taon po nagkakaroon tayong eleksyon, di ba? Oh. Ngayon, tayo ho pipili ng iboboto natin. Siyempre, may mga kanya-kanya mga programa, plataforma, mga iba-iba yan. Nandiyan ang deception para lang sila maiboto. Lalo yung may mga hinahawakan, yung mga nagbabayad sa mga PR companies. Di ba? Ang trabaho ng mga Pilipino, ha? Sikapin natin maintindihan yung nangyayari. Malaman natin ano ba itong botohan na ito, sino ba yung mga kandidato, ano yung kakayanan nila. Dahil pag nagkamali tayo, bumasi tayo sa kanilang mga sinasabi-sabi lang dyan sa entablado, sa mga plataforma nilang, di ba? At kakayahan nilang hindi mo naman malaman kung kaya talaga nila, binoto natin. Ngayon ho, nagkakalat ang mga artista, kandidato na naman. Alam naman natin, that is in aid of ABS-CBN. Di ba? That's for ABS-CBN. Ang dami niyan. Ngayon ho, tatlong taon, palilipasin natin. Bibigyan tayo ng Panginoong Diyos ng pagkakataon na naman na magsimula, di ba? Na magsimula na, I mean, maging boses niya. Oh. Okay. Na maging, maging boses niya. Paano to? Para ho maging, voice of the people, tayo ho munang mamimili. Sino tong iboboto natin? Kapag nakapamili tayo, nakapag-desisyon tayo, irerespeto po ng Panginoong Diyos yan. Diba? So ito na ho yung Vox Dei. Voice of God. Bakit? Kasi ho yung ating desisyon, irerespeto ng Diyos yan. Inutos niya rin ho sa Biblia, igalang ang mga nasa pamunuan. Itong mga nasa gobyerno. Irespeto mo yan. Eh Lord, demonyo yung binoto pala namin eh. Sira ulo pala to eh. Vox Populi, Vox Dei. Eh di ko naman alam ang lesson yan. Pinaliwanag yan sa inyo ni JDB. Nakakalimutan ko eh. Type ako kasi ng type eh. Ilang beses niyang pinaliliwanag yan. Nagtatype din ko sa Eko doon eh. Nag-shoutout ako boss. Mega love shoutout. Para biro lang ha. Diba, I'm sure nag-gets yung paliwanag ko. Diba? Paano mo, kung ikaw ay isang matinong mamamayan, paano mo kakalabanin ang kalooban ng Diyos, ang utos? Ang salita ng tao ay salita ko. Igalang ninyo ang mga pamahalaan. Eh boss, masama sila. Igalang nyo ang pamahalaan. Wala na tayong magagawa. Tiisin natin to. Irespeto natin to. Yung in-interview kong nagsosolong ng bumanat dun sa mga tropa ni Lenny Robredo, si AJ, yung na-interview ko. Na yung sabi ko, eh, grabe palang ginastos si Manny Pacquiao. Yun, si AJ. Kinabukasan, nag-file si Lenny Robredo ng COC, di ba, hinarap niya. Mag-isa lang siya, kaya nga sumikat yun, nag-barrel yun eh. Nasabi na iba, ang tapang mo, iisa ka lang, nilusob mo yung kampo ni Lenny. Nakabike pa siya. Oh, binungangaan niya yung mga yun. That's AJ, taga-Tondo. O, yan ang tunay na matapang na taga-Tondo. Hindi nag-aayang pumunta ng Tondo, talagang lumulusob. O, kaklase nyo yan dito. AJ, kung nakikinig ka nga, paramdam ka nga rito. Ah, hudos sa'yo, tapang mo, men. Okay, so ganun ho yung paliwanag dito. Ah, kaya ho, importante, maingat tayo sa pagpili ng kandidato. Kasi po, yung desisyon mo, magiging boses na ng Diyos yan sa'yo. Yan mismong ibabato niya sa'yo. Pag nagdadasal Panginoong Diyos, tapusin niyo na po, ma-impeach na po sana yung aming presidente kasi po tanga. Kasi po walang malasakit sa bayan. Yan, tapos si Ma'am nanawagan, meron magano ka, mag-vigil tayo sa EDSA. Vigil tayo para ano, palayasin ng Lord. 'Di ba? Sabi ng Lord sa iyo, Vox Populi, Vox Dei. 'Di ba? Tapos kung makita mo yung channel natin, hindi mo natitignan man lang, maalala mo 'to. Tapos may, pag naalala mo at iniwasan mo, maaalala mo na naman pag pupunta ka ng EDSA, sabihin sa'yo, igalang mo ang pamahalaan. Eh Lord, pasawa yun eh. Balikan mo naman sarili mo, sabi ng konsensya sa'yo, sino bang bumoto? Oh, binenta mo ang boto mo. Ang sabi sa'yo, kunin mo yung pera, iboto mo yung tama. Kunin mo yung pera, pero pag nalagyan ng indelible ink yung kamay mo, yung daliri mo, huwag mong kunin. Tumanggi ka na.
Ingatan mo yung daliri mo. Kailangan makaboto ka ng tama bukas. Kunin mo yung pera nila. O, di ba? O, di ba? Maaalala mo yun. Makukonsensya ka kung meron ka pa nun. O, kaya mga kababayan, napaka-importante po gaano ka-sacred ang pagboto natin. Di ba? Hindi yung, o, kahit sino, o, magnanakaw naman yan eh. Sabay, o, BBM kami, walang BBM lang ang malakas. Titignan mo lang BBM lang ang BBM lang ang presidente mo, tiwala ka, magaling, matalino, may kakayahan. Okay. Vice President mo sino? Ito na. Pag-usapan natin ngayon, Vice President. Ha? Yan. Si BBM, di ba? Vice President. Wala hong Vice President sa ngayon si BBM. Ang tanong, sino ang karapat-dapat na maging Vice President ni Bongbong Marcos? Okay, Alexander Barot, maraming salamat. Sabi niya, PR artist choice is not necessarily the best kung sarado ang utak. Exactly. That is what I was talking about. Diba? Kasi ang pagtaas ng presidente ng kamay doon, yan ho ay obligasyon niya sa partido. Obligasyon niyang mag-endorso. Oh, lahat ng presidente ginagawa yan. Maski si Marcos ginagawa yan noon. Mag-endorso. Kailangan ng kaalyado eh. Diba? Kailangan masiguro sila sa pwesto. Yung political party ang lalo merong matinding pangangailangan dyan. Okay? So yung pagtaas ng kamay, it's not the president's decision. It's the party's decision. Oh. Alam mo naman, partido pumili.